morning, everyone. Welcome once again to our daily morning devotion. So I hope and pray na lahat po tayo ay masaya at handa na makinig muli sa salita ng ating Panginoon. So we are so blessed dahil we are already on the third purpose of our lives, which is we are being created to become like Christ. So on day 22, yun po yung message ni Sister Myla, we are created to become like Christ. And so day 23, how we grow spiritually by Sister Jazz. And day 24, we are being transformed by truth by Sister Che. And day 25, we are transformed by our trouble by Sister Emma. And day 26, growing through temptation by Sister Olive. And day 27, defeating temptation by Sister Aya. So, napakabuti po ang ating Panginoon dahil He always remind us through His Word na ang purpose ng buhay natin isa doon is to become like Christ. So, paano tayo maging kagaya ni Jesus Cristo? So, ito yung sinasabi nila, yung character development, our spiritual growth, at yung spiritual growth natin is an intentional commitment. At saka yung transformed by truth, ito yung man does not live on bread alone, sinabi dun sa Matthew 4:4, but we can live by the word of God. At sinabi nga dun, sanctify them by your truth, yung prayer ni Jesus Christ sa John 17:17, sanctify them by your truth, your word are your truth, and the truth will set us free. So yun po, at saka we are being transformed by our troubles. So sometimes we are encountering different kinds of problems, troubles, but then God has a divine purpose for everything because it has an eternal implication or eternal significance, whatever things happen in our lives. At saka yung growing through temptation. Sometimes temptation is always there because it's a way for us to be good and to choose what is right. And God uses it for us to grow spiritually and at the same time to grow more like Christ. At sa day 27, then how could we defeat temptation? Of course, sinabi dun sa James 4:7, we need to submit to God, resist the devil, and the devil will flee from us. So, isang way to defeat temptation is alam natin ang mga salita ng Panginoon, because to counteract and to defeat Satan's strategy and scheme in our lives, kailangan din natin alam kung ano yung salita ng Panginoon for him to be attacked or for him to be defeated. Kaya ayan po mga kapatid, napaka-importante sa ating buhay lahat ng mga ito na napag-aralan po natin, and I hope and pray na lahat po ito ay patuloy pa natin, na hindi lang pag-aralan kundi kailangan din natin isabuhay araw-araw sa ating pang-araw-araw na paglalakbay dito sa mundong ibabaw. So, bago tayo mag-umbisa, let us pray. Father in heaven, we bless your name, we glorify your name on high. O God, tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. And we pray right now, please open our hearts, our minds spiritually, so that we'll be able again to understand your word and to put into practice every day of our lives for your greater glory and honor. So today, Father, we commit everything into your hands as we allow your Holy Spirit to minister unto us and through us through your word of truth that gives us hope, life, and strength. Today, Father, we believe by faith that you will do great and mighty things over our lives, over my brothers and sisters who are here with open hearts, with open minds to receive your word with joy and peace in their hearts. And to you alone we give our highest praises, honor, and thanksgiving. In the mighty, sweet, precious, holy name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So, we are already on day 28. So, ang title dito is, It Takes Time. So, dumating ba sa punto ng iyong buhay na bagot ka na dahil ang tagal-tagal mo na nag-antay?
or yung ina-expect mong araw or ina-expect mong panahon na dapat yun ang mangyari sa buhay mo o matupad ang gusto mong mangyari sa buhay mo ay hindi nangyari. Dahil minsan there are times talaga it has a root cause in our lives. Bakit? Because God sometimes give us this time to wait, patience to wait for the right time or God's time, because in every season of our lives, God has a definite or ultimate timetable that is different, totally different from our schedule or timetable. So, dito po pag-aralan natin. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinabi dito, everything on earth has its own time and its own season. So, kagaya di po ba, ang isang sanggol, mayroon talagang right timing bago lumabas sa sinapuponan ng ina. Kaya, usually, ang full maturity ng baby bago lumabas is 9 months old. Yun yung pinaka-normal po. Di po ba minsan may mga premature, ibig sabihin kulang sa buwan. So, sometimes ang premature babies or mga sanggol, di ba, sometimes sila yung mostly nasakitin or may mga defects or normal physically defects or anything na hindi talaga has a big difference from a fully matured baby. So, di ba sabi nga ng Lord, there is always a reason why everything happens. So, it's really a miracle talaga if that premature baby will come out normally with totally physically, totally fit. Kumbaga, it's a miracle baby. Talaga lumabas siya na kulang sa buwan. So, ganun din po sa ating maturity. And kagaya nga yung previous na lesson na napag-aralan natin, ang purpose number 3 ng buhay natin is to become like Christ. So, wala pong shortcut sa pagiging spiritually matured, kasi lahat naman po tayo dumaan sa pagiging baby Christian and then naging young Christian and then naging adult Christian. So, paano natin ma-evaluate ang ating sarili? Are we already spiritually matured or we are still a baby Christian? So, tayo lang po naman mga kapatid ang makakapagsabi niyan. It's between us and the Lord. So, napakabuti po ang ating Panginoon because He is always reminding us through His Word na lahat po tayo in God's time, in His time, He will make things beautiful in His time. At lahat po tayo ay umaasa po doon sa pangako ng Panginoon na inilagay niya sa ating buhay. There is always a right timing and God's time is always perfect. So, ayun po. So, spiritual growth, it takes years for us to grow to adulthood and it takes full season for fruit to mature and ripen. So, the same is true for the fruit of the Spirit. So, ano nga ba yung fruit of the Holy Spirit na sinasabi dito? Ito yung matatagpuan sa Galatians 5:22-23 at sinabi, for the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, goodness, gentleness, faithfulness, patience, kindness, and self-control. So, these are the 9 qualities wherein Jesus Christ has already, kumbaga, ito ay binuo ng Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang character ay binuo niya nandito. So, if we are being transformed every day of our lives, ito yung sinasabi na sanctification every day of our lives, na binabago tayo ng ating Panginoon para maging kawangis niya. So, ayun po, kagaya, di ba? Oh, di ba in example ko kanina yung isang baby, talaga may mayroon siyang timing talaga, yung schedule talaga
na magiging full baby, normal baby po siya. Kagaya din ng mga bunga ng punong kahoy, di po ba? Pag pinilit natin na pitasin na hindi pahinog, di ba? Minsan mapakla, minsan hindi maganda yung pagkahinog. Pag inilalagyan natin yung mga chemicals para madaling mahinog, di po ba? Pag minamadali natin, hindi mo malalasahan talaga yung lasa ng isang bunga ng punong kahoy na pinipitas mo siya ng fully ripe talaga, yung talagang hinog na doon sa pinakapuno niya. So, makikita natin yung difference. So, hinalit tulad din ng Panginoon Hesus Kristo ang ating buhay spiritually sa isang bunga ng puno. So, ganun din po sa ating buhay, di po ba? Lahat po naman tayo, we all fall short of the glory of God. We all sin. No one is perfect, but we have a perfect God who is always there for us, to remind us every day of our lives na He's always there for us to mold us, to guide us, and to lead us to the right path of His righteousness. So dito sinabi nga sa Philippians 1:6, sabi, I am sure that God who began the good work within you will keep right on helping you grow in His grace until His task within you is finally finished on that day when Jesus Christ returns. So ano man yung inumpisahan ng Panginoon sa iyo, kapatid, itutuloy at itutuloy pa rin ng Panginoong Hesus Kristo hanggang makita natin siya face to face in heaven. Kaya kapatid, huwag kang magmadali kung minsan dumadaan tayo ng mga roadblocks, dumadaan tayo ng mga lubak-lubak na daan sa ating buhay. Huwag kang mag-alala kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang magmadali dahil ang Panginoon, His time is always perfect. At alam natin na lahat naman po tayo, everything happens in our life has a divine purpose. So, ayun po. While we worry about how fast we grow, God is concerned about how strong we grow. So, ayun po yung concern ng Panginoon sa atin is how we grow with a strong spirit at daladala natin yung fruit of the Holy Spirit in our lives. So, ayun po. And again, sabi nga dito ng Panginoon, discipleship is the process of conforming to Christ. So, di ba, tinalakay ni Sister Jess ito, how we grow. So, hindi naman yun ang ating paglago spiritually ay hindi abrupt or hindi madali yan, hindi instant kagaya ngayon, di ba? Ang sinasabi nilang mga instant noodles, mga instant na nilalagay mo lang sa microwave, yung mga frozen food, ilalagay mo lang, doon di ka na magluluto. It parang instant lahat. Pero sa pananaw ng ating Panginoon, ang ating pag-grow spiritually is not abrupt, hindi instant, kundi padadaanin at padadaanin tayo ng Panginoon sa proseso na naayon sa kalooban niya para sa gayon, we will grow spiritually according to His will and plan and purpose in our lives for His greater glory in our lives. So, ayun po mga kapatid, huwag tayong manghinawa, huwag tayong mawalan ng pag-asa kung alam natin na hanggang ngayon dumadaan pa rin tayo sa, kumbaga, it's a journey of discipleship. Yun po yung sinasabi, if we're really true disciples of God, we need to commit ourselves to Him and align ourselves to the will of God in our lives, and at the same time, our intentional commitment to God, na lahat po tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw. So, sinabi nga doon sa Ephesians 4:30, sabi niya, we arrive at real maturity, that measure of development which is meant by the fullness of Christ. So, Christ-likeness is our eventual destination, but our journey will last for a lifetime. So, ayun po, tandaan po natin na ang Panginoon, He always knows the best for us and He wants the best for us. Kaya, huwag tayong masyadong magmadali mga kapatid, dahil alam ko na in God's time, God will make all things beautiful in our lives. So, ayun po, at binigyan tayo ng Panginoon, kaya minsan, there are reasons, may mga rason kung bakit God give us this
how to say this time na sometimes it's not same sa ating schedule or sa timetable natin. But why does it take so long? Bakit kaya minsan napakahaba ang panahon? So, una po, sabi dito, we are slow learners. Tama naman po, di po ba? Wala naman pong instant, di ba? Yung baby, kag baby pa, di po ba? Nag-aaral pa rin yan maglakad, nag-aaral pa rin siya magsalita, hindi naman paglabas mo ng ano, alam mo na yung ABCD, di po ba? So, by stages din po yun. Ganon din po ang ating spiritual maturity. It takes too long and every stages of our lives, mayroong ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, ayun po. Since we are slow learners, sabi nga ng ating Panginoon, we should also be patient in waiting. And at the same time, magkaroon tayo yung teachable heart, magkaroon tayo yung pusong mapagpakumbaba dahil sometimes in the long run, tayo pa rin ang magbe-benefit doon dahil our character building or character development will last to eternity. So it really takes time for us to grow spiritually. So ayun po yung unang reason why God deliberately or developing us to become His true disciples. Pangalawang reason po is we have a lot to unlearn. So, ano mga to? Many people go to counselor or a personal or relational problem. What took years to develop and say, I need you to fix me. I've got an R. Di po ba? Minsan pupunta tayo sa mga quick fix, kumbaga. Pero hindi natin alam na sometimes God allows those problems in our lives para lalo tayong mag-totally dependent doon sa pinapagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Halimbawa lang, di po ba, na it requires talaga hard work or removal or replacement of our lives. Kasi sometimes, yung taking off the old self in our lives and putting the new self in our lives. So, di ba, since we are being Christians, we receive Jesus Christ as our Lord and Savior in our lives, the moment that we receive Him as our personal Lord and Savior in our lives, binigyan natin siya ng daan na maghari sa ating buhay. So, the old has gone, the new has come. So, patuloy tayo na magpasakop sa kanyang kapangyarihan and at the same time, sumunod sa kanyang kalooban sa ating buhay araw-araw dahil we need have a lot to unlearn. Ibig sabihin na, yung mga dati nating mga ginagawa, na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon, so, yun, kailangan natin na i-replace sa mga salita ng Panginoon na nagbibigay kaluguran sa kanyang pangalan, and at the same time, it will also benefit us because it has an eternal implication. Whatever we do, whatever we say, whatever we think, we will do it all for the glory of God. So, ayun po mga kapatid, kung ano man po yung mga ugali natin noon, di po ba, meron naman tayo mga ganyan na mga pag-ugali, o minsan babugnit tayo, minsan napakataas ang pride natin, minsan ayaw natin magpatawad, ayaw natin magpakumbaba. Yun yung mga dapat natin na kumbaga eliminate natin sa ating buhay and replace it with the Word of God. Yun po yung fruit of the Holy Spirit. Kung dating masungit ka, so ipinagpipray mo talaga na magiging kind ka o kaya maging gentle ka, magkaroon ka ng gentle spirit. Di po ba? Kung dati puro kunting bagay lang, mainitin na yung ulo mo. So, ito yung isa sa fruit of the Holy Spirit na gusto din natin magkaroon sa ating buhay. Yun yung self-control. So, yun po yung mga ibang ehemplo para sa pagiging natin to unlearn. Marami tayong dapat na isantabi na po para kikilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay. So, anong pangatlong reason po? Ito po, you were afraid to humbly face the truth about ourselves. So, ito po minsan, we have that fear, yung worldly fear, or kaya we are
guilty conscience na akala natin na, ay, hindi pa ako, ayaw ko ng ganito kasi hindi pa ganito yung nakaraan ko, yung hindi mo ba napatawad yung sarili mo. So, we are afraid of that. So, but God is good and His grace is sufficient for us na lahat naman po tayo ay binabago araw-araw ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, only as God is allowed to shine the light of His truth on our faults, our failures, and hang-ups, can we begin to work on them. This is why we cannot grow without a humble and a teachable heart. So, kinakailangan din po to. Isang attitude of our hearts, yung magiging madali kang turuan, yung hindi ka nagagalit, kung natuturuan ka, kung nare-rebuke ka, di po ba? Kaya, kailangan din natin yung pagpapakumbaba. Isa rin po ito sa qualities to have this, we need to have this spiritual maturity. Ayun po. And fourth reason, ito po yung growth is often painful and scary. Di po ba minsan ang ating paglago spiritually, minsan makakadanas tayo ng mga pains, mga sufferings, challenges. Pero we are so thankful because God is using it all those for a divine purpose. Yun po para mag-grow tayo spiritually at maging totally dependent tayo sa Kanya. So sabi nga dito, there is no growth without chains. There is no chains without fear or loss. And there is no loss without pain. So, kinakailangan din natin na dumaan tayo sa mga pain, sa mga masasakit na mga pagsubok sa ating buhay dahil doon tayo lalong nahuhubog to grow spiritually and maturely and at the same time to become like Christ over our lives. Ayun po. So, people often build their identity around their defects. We say, it's just like me, ganun na ako eh. Yun yung laging reason natin. Ganun na ako, bakit mababago mo ba? Ito na yung nakalakhan ko, ito na yung nagistang ko, ito na ako eh. Yun lagi yung pinasasabi. Alam nyo po, ito yung mga tao na ayaw niyang mag-grow spiritually. And at the same time, yung ayaw niyang matuto, kumbaga. Kung ano yung gusto niya. Yung sinasabi, yung will niya yung nasusunod, yung kalooban niya yung gusto niyang masunod. So, if we really have this teachable heart, a humble heart, we are open for rebuke, we are open for correction, na alam natin, it's magbe-benefit pa rin tayo. And this is all for the glory of God. Di po ba, mga kapatid? So, kung may mga kaibigan tayo, yung mga parents natin, mga kapatid natin, na nakikita na nire-rebuke tayo or binibigyan tayo ng mga constructive criticism, accept it and thank God for their lives kasi sila yung nagbibigay, sila yung kumbaga, sila yung nagiging tawag dito. Kagaya ni Prophet Samuel, di po ba? Siya yung ginamit ni God para i-rebuke si David nung time na yun na nagkakasala siya. So, ganun din po tayo. Kung may nagko-correct sa atin na with love, with gentleness, we thank God because sila yung parang Prophet Samuel, kumbaga sila yung Samuel ng buhay natin. For us to say, oh kapatid, oy ate, oy adi, hindi tama yung ginagawa mo, yung mga ganun. Di po ba sila yung nagre-remind sa atin for us to be, to grow spiritually. Yun yung part of our character development. So, magpasalamat po tayo. So, di ba sabi sa previous lesson, temptation is always there. But God allowed temptation for us also to do what is right and to do what is good and to choose what God's will in our lives, not our will. So, ayun po, mga kapatid. So, binigyan po tayo ng mga reason din po why God wants us to grow spiritually and why it takes time because habit takes time to develop. Di po ba may 8 o'clock habit tayo? Di po ba habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon repeatedly every 8 o'clock, every 6 o'clock in the morning, di po ba parang habitual na po 'yon at kapag
kapag hindi tayo nakikinig, parang may kulang sa atin. Ganun din po sa prayer natin. Kapag habitual na yung prayer life natin, kapag hindi tayo nag-pray bago tayo mag-umpisa ng work natin, di po ba, parang may kulang sa buhay natin. So parang habitual na rin yun. So it takes time to develop also our habits. So kagaya din ng remember that our character is the sum total of our habits. So you cannot claim to be kind unless you are habitually kind. So hindi po masasabi rin, kagaya ng isang asawa na lalaki, most of the time tapat siya sa asawa niya. So ibig sabihin, hindi siya tapat sa asawa niya kasi most of the time dapat consistent yung faithfulness sa kanyang asawa. Ganun din po yun. So maging kapag tapat ka sa asawa mo, hindi most of the time, kailangan always maging tapat ka. Ganon din po sa ating commitment sa ating Panginoon. Hindi most of the time. Ibig sabihin, may mga part of your life na hindi ka committed sa Lord. So parang ganon din po. Kaya sometimes na stagnant tayo sa ating spiritual growth kasi lahat naman po tayo ay nagkakaroon ng mga ganyang situation. Pero huwag tayong manaig doon sa bulong ng kaaway kundi lalo tayong maging masigasig na mag-aral ng salita ng Panginoon at sa buhay ito, dahil ito ay isang maging stepping stone natin, or ito yung magiging ladder or step natin for us to grow spiritually. Ayun po. So there is only one way to develop the habits of Christ-like character. Ano po yun? You must practice them, and that takes time. So if you really practice, hindi naman pag nagpa-practice ka ngayon, bukas alam mo na, di po ba? So it takes time. So di ba sabi nga yung continuous practice, it makes it perfect, sinasabi nila, di po ba? Parang ganun din po yun sa spiritual life. Hindi naman tayo maging perfect, pero sabi naman nga na we are all imperfect, but we have a perfect God in our life. So let us always remember again and again that we have a perfect God, and everything He will fulfill it in His time, in God's time. So palaging yun lagi ang we always remember it, put it in our hearts, inculcate in our minds, that every day of our lives God is doing great and mighty things for His greater glory and honor. So, don't get in a hurry. Huwag tayo magmadali, di po ba? So, ayun po, repetition, sabi nga dito, repetition is the mother of character and skill. These character-building habits are often called spiritual disciplines. So, ayun pala, spiritual disciplines, di po ba? Pag titignan natin yung disciple, parang may root word yun ng discipline. Doon din po nag-ano yun. Kaya ito yung kung dumadaan ka ng maraming pagsubok ngayon, kapatid, be thankful, be happy, because the joy of the Lord is our strength. Dahil alam ko na behind the trials, behind the pains, behind the sufferings, God has prepared something good to make it beautiful in His time. Pangako niya yun, kapatid. Panghawahan mo yun, kapatid. Make it to manifest in your life, over your life, for God's glory. So yun po, don't get in a hurry. Bakit? As you grow spiritually, as we grow spiritually or spiritual maturity, there are several ways to cooperate with God in the process. So kailangan din natin mag-cooperate kay God in the process. Siyempre, kapag tumitiwalag ka doon sa gusto ng Panginoon sa buhay mo, syempre it takes more longer time, and at the same time, kumbaga madidelay yun. Kaya kinakailangan makipag-ano ka doon, sang-ayon ka doon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So una po, anong gunang gawin natin? How we could cooperate with God in our spiritual maturity? Una po, sabi dito, believe God is working in your life even when you don't feel it. So, previous lesson din natin dito, di ba? When God seems distant, di po ba? Whatever you feel, whatever you feel, you always remember that God is real in your life. Tunay po na ang Panginoon, hindi siya nagkulang, hindi niya tayo pinabayaan. Yun lang akala mo siguro, kapatid, binabayaan ka ng Panginoon, iniwanan ka na. For the truth is, never kanya iwan ang kapatid. Ang
Tanging gawin mo lang, kapatid, magtiwala at maniwala at manalig ka sa ating Panginoong Heso Kristo, because God is always faithful to fulfill all His promises over your life. Kaya, ayun po. Sinabi nga, di ba, yung inano natin kanina, expect gradual improvement. So, ito yung gradual na sinasabi natin, yung slowly, surely, yun po, slowly and surely, with stability. Lahat naman po tayo dumadaan doon sa mga process na yun, but we need also to cooperate with God. Ayun po. So, sinabi doon, it makes stable, stabilizing, and testing of our lives. Kaya minsan, there are different kinds of season in our lives. Minsan, kung ngayon dumadaan ka sa tagtuyot, kapatid, hindi ka magtatagal dyan, kapatid, dahil there's always another season in your life. Ito yung season of harvest, di po ba? Or season of, ang tawag dito, season of breakthrough, di po ba? Kaya huwag kang mag-alala, kapatid, kung ngayon tagtuyot ka, alam ko si Lord piniprepare ka for a better harvest. Kaya maghanda ka na, kapatid. Ihanda mo na yung sarili mo, kasi hindi lang, alam ko na lahat naman po tayo, God knows the best for us. Ang gusto ng Panginoon, sang-ayon tayo doon sa kalooban niya. Huwag tayong maging contradict doon sa kalooban ng Panginoon. So, kinakailangan din natin na sumunod doon. We need to align ourselves to the will of God upon our lives. Yan po. And secondly, keep a notebook or journal of lessons learned. Bakit napaka-importante po to? Hindi ibig sabihin ito ay isang diary kung ano nangyari sa buhay mo, kundi ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ano yung gustong gawin ang Panginoon sa buhay mo, yun yung ilalagay mo doon sa journal book mo or journal notebook mo about your life, about your relationship to God, about your relationship to others. So, napakaganda po ito, kasi minsan nire-review mo yun, yung mga spiritual journal mo regularly, at doon mo makikita sometimes, tunay nga po pa, mga kapatid, I want to encourage you, kasi ako rin, I really actually wrote a journal every day, kasi dito mo makikita na dito mo, it's between you and the Lord naman talaga to, you're writing to God, the Lord. Maraming salamat kasi sa araw na ito, alam ko binuhay, ginising mo uli ako, binigyan mo uli ako ng pag-asa, binigyan mo ako ng kung ano yung gustong ilagay mo doon with the word of God. Kung magbasa ka ng isang verse or isang chapter ng Bible, na doon mo talaga na nagkakaroon ka talaga ng intimate relationship with God, alam mo na you are doing it because you love God. Alam mo na mahal mo ang Panginoon, ginagawa mo yon, kaya tinitake down note mo yon. Kaya it's really very helpful, mga kapatid, kasi ito yung way how you could evaluate yourself na, ah, yun pala yung ginawa ko nung binetray ako ng kaibigan ko, ah. Pinatawad ko siya, ako pa yung tumawag, ako pa yung nagbigay sa kanya ng advice. And then in the future, kung mangyari ulit sa'yo, pag nabasa mo yon, di ba napakaling, ah, ganun pala yung ginawa ko, dapat hindi pala ako magalit kasi napatawad ko nung una eh. How much more ngayon napatawad noon, napatawad ko siya, how much more ngayon na mas lalo akong alam na ang Panginoon ay nandyan lagi sa akin. Kung na-overcome mo yon, kapatid, previously, ma-overcome mo ulit kasi nakita mo talaga yung faithfulness, yung katapatan ni Lord, how God have helped you and how God has sustained you by His grace on that area of your life. Kaya napakalaking tulong din po. So, simulan nyo na ngayon, kapatid, gumawa kayo ng isang journal, ihanda nyo yung ballpen, isang notebook, at yung Bible nyo. And at the same time, yung time, quality time you with the Lord. Kasi napakaganda po. Isang way for you to grow spiritually, and at the same time, yung mararanasan mo yung presensya ng Panginoon sa iyong buhay. And at the same time, mararanasan mo yung katapatan niya sa buong araw na buhay mo. Araw-araw. Ayun, it's a habitual way of your life. Kumbaga, it's a lifestyle of your life na gagawin yan. So, pangatlo po, be patient with God and with yourself. So, ito, be patient na naman. Sinabi dito, ito ay fruit of the Holy Spirit. Patience. Kaya,
kailangan waiting in God's time, huwag tayong magmadali, huwag tayong mababagot, huwag tayong mawala ng pag-asa, kundi we always have that hunger and thirst for the righteousness of God in our lives. Just wait and have this patience, because patience is a one of a character development in our lives for us to wait patiently in God's time to fulfill His promises over our lives. So, di po ba napaganda yung 8 o'clock habit natin na pinangungunahan ni Pastor Arnel, Sister Oli, saka yung Sister Dang? Di po ba ito po yung nagbibigay din sa atin ng encouragement, reminder every day of our lives na God is always reminding us to always totally trust and put our total confidence in Him. Kasi lahat po naman po tayo ay dumadaan sa mga ganitong mga situation because this is a part of our spiritual disciplines. Kaya kapag ina-exercise po natin, lalo tayong maging malakas sa ating Panginoon, and at the same time, be strong to defend our faith and to be strong to attack the counter-attack the enemy in every scheme and deception that he wants to throw in us. Di po ba? So we will always be victorious in Christ's name. So yun po. Kailangan po natin talaga remember that God is never in a hurry. Hindi siya nagmamadali, but He is always on time. He will use our entire lifetime to prepare us for our role in eternity. So lahat po na ginagawa po natin dito, mga kapatid, it has an eternal implication. So huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong maghinawa, huwag tayong mababagot, mga kapatid, huwag tayong mainis, kundi lalo tayong magpasalamat at magkaroon lagi ng enthusiasm, masigasig lagi tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, hindi lang mag-aral, kundi isabuhay natin araw-araw, and at the same time, continue to have this to be a part of God's family, to be involved in the community, kasi mas lalo pa tayong mag-mature with the fellowship of other believers and to be a part in God's family and to be a part in God's kingdom. Yun po yung mga dapat nating alamin at gawin. So, pang-apat po, don't be discouraged. So, yun po, huwag kayong ma-discourage, huwag tayong mawalan ng or ma-disappoint kung hindi pa na sasagot yung mga prayers nyo, hindi pa nangyayari yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, kasi hindi pa dumating yung perfect time ni Lord sa buhay mo. Kaya huwag kang magmadali kaya yung pag-asawa, di ba? Ang pag-asawa ay hindi basta-basta na pagkain na kapag napasok ka, iluluwa mo. Hindi po ganun. Kaya it takes time also. Marriage life is a commitment. Kaya it takes time also. Hindi basta na niligawan ka na ngayon, asawahin mo na bukas. Hindi, di po ba? So it takes time talaga magkakaroon ka ng engagement ring. Di ba? May tatlong ring daw yun. Sabi, yung una, pag nagliligawan pa kayo, nagiging engagement ring. Pangalawa, nag-asawa na kayo, naging wedding ring. Nung nag-asawa na kayo, magpamilya na kayo, nagkaroon kayo ng suffering. Yun yung pangatlong ring. So, ano lang po yun, sabi-sabi lang po yun, pero pagtitignan po natin, hindi lang suffering ring talaga yun. Hindi ring, kundi ito yung nakipag-ano ka na rin sa Panginoon. This is your commitment to God. Sometimes suffering is part of our lives for us to grow spiritually in our lives. So, yun po mga kapatid, remember how far you've come, not just how far you have to go. So, lahat po tayo, God is not yet finished in our lives. So, kinakailangan natin, we need to move on forward with the journey with the Lord here on earth through eternity. So, ayun po mga kapatid, ang points of wonder natin, there are no shortcut for maturity. So, kailangan natin, we should wait for the right time in God's perfect time in our lives. At yung verse to remember po natin, yung Philippians 1:6, God began a good work in you and He's sure He will continue to finish it when Jesus Christ will come again. So, yun po mga kapatid, I hope and pray that you mayroon tayong natutunan, mayroon tayong
ma-inspired po tayo sa salita ng Panginoon at lahat mo naman po tayo binabago ng araw ng Panginoon araw-araw. There's no exception, mga kapatid. So, I hope and pray na we will put this into practice, na it takes time, just wait patiently in God's perfect time. So, let us pray. Father God in heaven, patuloy ka namin na pinupuri, pinapasalamatan sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming buhay. Dalangin namin mga sa aking mga kapatid na nakikinig, continue to strengthen our faith in you, give us the fruit of the Holy Spirit to manifest in our lives, that we will continue to wait patiently, Lord, sa mga gusto mong mangyari sa aming buhay. And even we pray for every families na patuloy mo sila patatagin, lalo na ang marriage lives nila, ang relationship nila sa inyo at relationship nila sa kanilang mga anak at sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, lalong-lalo na Panginoon sa iyo. And even Lord, we pray sa mga kapatiran po namin, members ng family na nagkakaroon ng mga sakit sa katawan. We pray for your healing touch be upon them, Lord Jesus. We thank you because we know that you are a God that healeth us, as you said in Isaiah 53 verse 5, by your stripes we are all being healed. Thank you, Father, for what you've done and you are still doing upon our lives. Ganun din po, Ama, dalangin ko sa mga lahat ng mga church leaders, workers. I pray, continue to anoint us mightily. The anointing call that comes from your throne, that we will continue to be a salt and light in this world for your greater glory and honor. Help us, Lord, to grow with a Christ-like character in our lives, as we have this teachable heart, an open heart to receive your word with joy and peace in our hearts for your greater glory and honor. We also pray, Father, sa lahat ng mga kabataan, lalo na yung mga nag-aaral. We pray for your divine mercy and protection be upon them every day of their lives as they grow in the grace and knowledge of you, Lord Jesus Christ. And even, Lord, sa mga kapatiran na who are suffering right now with every kinds of diseases, any kind of setbacks, or any kind of problems, Lord, kilala mo po sila. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon, dahil pangako mo yun na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, kundi bagkus kami, Panginoon, na magtiwala at manalig sa lahat ng iyong pangako sa aming mga buhay. We thank you, Father, sa biyaya mo na patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Salamat po sa patuloy na pagbabago mo sa aming buhay, na ikaw pa rin, Lord, ang nakaluklok sa trono ng aming mga puso, ng aming mga buhay, dahil wala po kaming magagawa, Ama, kung wala ka sa aming buhay. We thank you, Father, for all you've done and you are still doing upon our lives. We thank you for your goodness and faithfulness in our lives. And today, Father, as we commit everything unto your care, we thank you because you are God who is always there for us. And to you alone we give our highest praises, honor, and thanksgiving. In the mighty, sweet, precious, holy name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Have a good day. God bless. God loves you. Bye.